These three kids are siblings, and their parents died from cancer. Rice and soy sauce is their usual food. They are having a hard life. They said they will eat anything just to fill up their empty stomach. She is the eldest. She looked after her two siblings. Po yung panganay, ako po yung nagkaalaga sa mga kapatid ko. Ako po yung nagpapaligo sa kanila. Ako po din natutulungan ko po si Abby sa assignment niya. Anong pangalan mo? Kim po. Ilang taon ka na? 10 years old. Anong grade ka na? Grade 2 pa lang po ako. 9-2 po ako ng matagal. Ikaw, anong pangalan mo? Anab Abigail po. Ilang taong ka na? 7 years old po. Anong grade ka na? Grade 2 po. Anong pangalan mo? Ito po yung bahay namin. Dito po kami nakatira. They are illegal settlers. At any given time, they can be demolished. Their house was built with the use of old woods. Their ceiling is made out of plastics. Sacks serve as their walls, and curtains is their door. Kapag umuulan, nababasa yung mga bata dito. Makikita nyo, sama-sama na yung mga gamit nila, mga damit, bag, at kung ano-ano pa. Nababasa rin ito, lalo na kapag malakas ang ulan. Itong munting espasyo na to, nagsisilbing tahanan nila. Sabi nga nila, mas mabuting tumira na sila dito kaysa naman sa kalye. Ako si Monique. Ako yung tumitingin sa mga pamangkin ko. Yung ate Len ko kasi namatay siya sa sakit na rectal cancer. Bali, namatay kasi yung tatay ng mga pamangkin ko last 2010. Wala akong trabaho. Bali, asawa ko lang ang nagtatrabaho para sa amin. Dati, nagtitindaman ako ng daing. Nagkaroon ako ng puhunan sa halo-halo, pero nalugi. Pero ngayon, gusto ko magtinda ulit. Wala namang pampuhunan. Sinabihan pa nga ako dati ng mga kapitbahay ko na matay mo na lang ipamigay o ipaampun yung mga pamangkin mo. Nandyan naman yung iba niyang kamag-anak. Matay mo ipamigay. Eh, para sa akin lang naman din. Hindi naman kasi sila maselan, basta may kanin at toyo lang. Minsan nga, mantika pa, tsaka asin. Kumakain naman sila, kaya mahirap din para sa akin na ipamigay sila. Kasi hindi naman sila maseselan. Namatay yung ate ko nitong June 16, 2015. Hindi ka ba nalulungkot na wala na ang mga magulang mo? Simula nga nung namatay yung kapatid ko, doon ko lang nai-enroll yung dalawa para makapasok.
Si Kurt naman, in-enroll ko yan eh. Kaso, hindi tinanggap kasi hinahanapan ako ng birth certificate. Eh, hindi naman pala siya pinarehistro ng ate ko. Marirehistro naman siya. Kaso kailangan ng pera. Eh, sa ngayon, kapos kami. Bali kung maiparirehistro namin siya, kami na ang tatayong nanay at tatay ni Kurt. Aside from her two nieces and one nephew, Monique also has three children. Ito yung tatlo kong anak. $400 lang naman ang kinikita ng asawa ko a day sa construction. Hindi ko nga alam kung paano ko pagkakasyahin yung $400 na yun kasi may tatlo na akong anak, may nag-aaral pang kinder, tapos sa mga pamangking ko pa. Hindi ko alam kung paano ko budgetin. Bali, dalawang beses lang kami kumain sa isang araw, tanghalian at hapunan. Sa digatong kami nagsasaing kasi mahal ang uling. Dito na ako lumaki. Hindi sa amin tong pwesto. Tinirikan lang namin ng bahay para may matirhan kami. Bali, ang binabayaran namin dito, kuryente na lang. Ang monthly namin ay minsan 1-2, minsan 1-4. Yan ang palikuran namin. Wala kaming linya ng tubig kaya nakikiigib lang kami. As a kid, they were also able to play. Unlike any other kids, Kim and her siblings uses trash to play instead of real toys. They build a store and uses stones as their cash. We ask her if she wants to own a sari-sari store, and this is her reply. May tindahan na po ako eh. Ito po ako. Tatos! Naubos na agad! Gusto ko po maging engineer balang araw. Gusto ko po makatapos ako ng pag-aaral para po magkaroon po kami ng magandang bahay. Gusto ko po maging teacher para makatulong po kay Tita Mixa kasi po yung inalagaan niya po kasi kami. Natutuwa ako sa pangarap ng mga pamangkin ko na nagagalak talaga ako kasi gusto nilang palitan yung mga paghihirap ko sa kanila. Dahil alam naman nila kung ano yung paghihirap ko sa kanila buhat pa nung pasimula. At nagagalak din ako kasi may mga gusto rin pera sila sa buhay nila na gusto rin nila makapagtapos para balang araw makatulong sila sa akin. Pulihin tayo ng pulis. Pero na, guard! Uwi na tayo! Ate Monique, tanggapin niyo itong handog namin sorpresa para sa inyo. At itong mga to, handog to nila Sir Mark at Ma'am Rhea. Sila yung mga kaibigan namin na nasa Amerika na tumutulong sa mga Pilipinong mahihirap pero nagsusumikap sa buhay. Nagustuhan niyo po ba? Salamat talaga kasi isang malaking pagpapala ito. Tsaka nagpapasalamat din pala kay Sir Mark tsaka kay Ma'am Rhea na hindi nagsasawang tumutulong sa mga Pilipinong mahihirap. Maraming salamat din sa inyo. Wala ka naman. Ate, hindi lang yan. Meron pa kaming sorpresa para sa inyo at sa mga bata na rin. Magagamit mo tong cash na to na ipinabibigay din sa inyo para makapagparehistro si Kurt ng birth certificate. Salamat. Para sa susunod na pasukan, makapasok na siya sa paaralan. Tanggapin niyo po. Salamat po.
Tsaka dun sa mga bata naman, di ba naglalaro sila tinda-tindahan? Ayan, nagkatotoo na dahil sa tulong ng mga kaibigan natin. Ayan, pwede na silang magtindahan talaga. Magagamit nyo rin yan para sa pang-araw-araw nyong gastusin, di ba? Sige, tingnan nyo kung nagustuhan nyo yung mga surpresa sa inyo. Halika! Sukutos! Salamat sa lahat. Napakaraming malaking tulong talaga. Salamat. Salamat si Maris, tsaka salamat si Tipin. Ang dami kasi. Maraming salamat po, Kuya Mark at Rhea. Salamat po, Ma'am Rhea, Kuya Mark. The children can't believe that the Sari Sari Store game that they used to play is now a reality. I hope that there are many people like Monique in this world that will give shelter to those orphan kids. A person that will help them to continue their studies and to pursue their dreams. Even though they are poor, they are still happy as long as they are together and as long as they have something to eat for a day. Monique said that she will take care of the small business that was given to them and make sure that it will grow. It will definitely help them in their daily needs and expenses. Also, for the kids' education. They were all very happy as we bid goodbye. God bless. Teka muna, baka pumunta ako. Ice man? Ice ba buhay?